Isa pong magandang buhay at magandang araw mga kasambuhay, mga kaparokya. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, All for the Gospel. Bumabati at nagbabahagi sa inyo mula po dito sa parokya ng Our Lady of Sorrows at Biharison, Lungsod ng Pasay. Ito po ang dambana ng Mater Dolorosa de la Pieta at gayon din po kaisa-isang parish mission ng Society of St. Paul sa Pilipinas at sa Macau. Kumusta na po kayo? Ngayon po ay ika-22 ng Disyembre, December 22, at tayo po'y palapit ng palapit sa atin pong pagdiriwang ng Kapaskuhan. Ang Ebanghelyo po sa araw na ito ay Luke chapter 1, verse 46 to verse 56. At ito po yung tinatawag natin na Magnificat. Galing po ito sa Latin version ng mga unang salita ng Ebanghelyong galing kay San Lucas. Magnificat anima mea Dominum. No? Ang aking kaluluwa ay nagpupuri sa Panginoon, no? Magnificat anima mea Dominum. Sa atin pong pagbasang ito ng dakilang pasasalamat at papuri ng Inang Maria sa kanyang pribilehyo at basbas bilang Ina ng Diyos, tagapagdala ng Panginoong Hesus dito sa mundo. Unang-una po, the words of the Magnificat begin with a simple declaration. My soul magnifies the Lord. Ibig sabihin, ang buong pagkatao, buong persona, ang buong individual na pagkatao ni Maria ay nakatuon, ordered, turned toward God. At sapagkat ang Diyos naman ay hindi nangangailangan kahit na ng ating mga papuri, ang mga papuri natin ay hindi kailangan upang itaas pa ng Diyos ang kanyang sarili. God does not need anything to magnify himself. Ang papuring yan ni Maria sa Diyos ay ibinabalik naman ng Diyos kay Maria. At dahil po dyan, no, kakaiba ang papel na ginagampanan ng mahal na ina sa lahat ng mga nilikhang banal. Si Maria ay namumukod-tangi sa kanya pong privilege. Pangalawa, ang ating pong great hymn of praise, Magnificat, opens also with words na nagpapaalala sa atin sa Lumang Tipan, unang aklat ng Samuel, chapter 2, verse 1 to 10. Ang awit ng ina ni Samuel na si Hana nang siya ay magbuntis sa propeta. Ngayon, ang mention po ng propeta Samuel o reference ng propeta Samuel therefore connects the birth of Jesus with the story of the kingdom. Si Samuel ang propetang, sabi nga natin, ay siya po ang nag-anoint ng mga unang hari, si Saul, si David. And so the coming of Jesus connected with the story of Samuel, nagpapaalala sa atin na ito ang misyon ni Jesus, ang pagsisimula ng kaharian ng langit. Maliban po dyan, ang propeta Samuel ang propeta ng kapanahunan ng Haring David. And so it also connects the story of Jesus to the promise of the Son of David. So yun din po ang ikalawang punto
netong awit ng papuri ni Maria na ito, na kung tawagin po natin ngayon ay Magnificat. Pero maliban po dito sa dalawang bagay na ito, na namumukod-tangi si Maria sapagkat ibinabalik ng Diyos ang papuri sa kanya, sapagkat hindi naman kailangan ng Diyos ang papuri, no? Ibinabalik sa nagpupuri ang papuri ng Diyos, no? Kaya namumukod-tangi, mahal na ina. Pangalawa, na itong awit na ito'y koneksyon sa panahon ni Samuel. Therefore, si Jesus ay ikinokonek sa panahon ng mga hari. Siya ay hari, dumating dito upang magtatag ng kaharian, gawing ganap ang pangako ng Diyos kay David. Maliban po dyan, makawalong beses sa awit na ito ang palaging sinasambit ng mahal na ina ay He has done, ang Diyos, He has done great things for me. He has done, He has done. Makawalong beses. Ang point po dito ay makikita po natin na ang papuri sa Diyos higit sa lahat ay dahil sa mga dakilang ginawa niya. Subalit, pinag-uusapan natin ang dakilang ginawa ng Diyos. Unang-una, ginawa ng Diyos personal kay Maria. He has done great things for me. Holy is His name. Ginawa ng Diyos sa mga tao, lalong-lalo na sa mga mabababa, sa mga nagugutom, no? Sa mga homeless, sa mga wala ng pag-asa, no? The hungry, He has filled. Ayan. The rich, He has sent empty away. No? Sa kanyang pagpupuri, si Maria din ay mulat sa ginagawa at ginawa ng Diyos sa bayan ng Israel bilang kanyang bayang hinirang. At therefore, ipinagkakatiwala ni Maria na tutulungan ng Diyos ang bayan ng Israel upang gampanan ang papel nito sa buong kwento ng kaligtasan, no? So therefore, aware si Maria sa kabutihan ng Diyos, hindi lang sa sarili, kung hindi sa ibang tao, at gayon din sa kabutihan ng Diyos sa kanyang buong bayan. At yan po ang dahilan kung bakit siya'y nagpupuri. Tanong, una, ikaw ba, kapatid, kapanalig, kasambuhay, aware ka rin ba sa ginagawa ng Diyos sa iyong palibot? Hindi lang yung ginagawa ng Diyos sa iyong buhay, sa iyong sarili, makasarili, no? Ang ginagawa na mabuting balita ng Diyos sa iyong palibot, no? That is the only way we can praise God, to be open-minded sa ginagawa at pagkilos ng Diyos sa palibot natin. Siguro isang bagay na napaaganda during these days, gumawa ho tayo ng tala, listahan, litanya ng pagpupuri at pasasalamat dahil po sa mga ginawa ng Diyos sa ating buhay at sa buhay ng mga tao sa ating palibot. Litany also of praise. Yan. So sana po naibigan po ninyo, nakatulong sa inyong pananalangin, pagninilay sa umagang ito ang ating pinagsaluhan na pag-aaral ng mabuting balita. Paki-like, paki-share, paki-post, paki-repost sa inyo pong mga timeline at sa timeline po ng inyo pong mga kaibigan. Gayun din po, hikayatin po natin ang iba na mag-subscribe sa YouTube channel na Domi Guzman, at gayon din po i-follow ang fanpage sa Facebook na Pagkagising sa Umaga.
For today, I would like to greet specially and bless yung pong ating mga virtual parishioners at mga cooperators na galing po sa mga pilgrimage groups. Ayan, binabati po natin ang pilgrimage groups ng Journeys of Faith. Si Willie Arlina Onglao, Luigi Onglao, si Marites, ayan, si Fatima, yung kanilang mga office staff. At gayon din po, binabati natin, pinagpapala, ang spell group ni na Sister Lynn Reyes Lupa, Malu Recente, Nel Gomez, Vilma Arce, Len Esquivias, at Feli Quiambao. Greetings and blessings din po sa Yellow Group Plus. Ayan. Attorney Grace Brillo Lara. Oh, kasama na rin po si Sir Jerry. Si Attorney Jane San Benaventura, Doktora Cora Cabral, Attorney Grace Pulido Tan, at Nonoy Tan, na alam ko po ay nasa Amerika. Si Belle William D., Rosalie at Highland C., kasama po si Chrissy, si Mary Joyce Brillo, Geraldine Lee, Jimmy Olaso, Mr. and Mrs. Benji Datok, at Mr. and Mrs. Mario Alingalan. Blessings din po, belated happy birthday kay Joe Barameda. At sa inyong buong pamilya, syempre greetings. Karen Banyas Rodriguez, Pinky Esguera, at si Lisa Bruan at Bibo Iwaga at ang kanyang misis. Blessings din po sa grupo ni na Catherine at Tom Kane, ang Tomcat couple, si Father Divine Rabang, si Nana Marie, Raymond and Tommy, Pineda couple, si Mon at Lady Bird, ang Paraso family, si Noel, Mercy at Tris, Maricel Salapantan, Marisa and Mara Aboitis, si Bernice, si Jean Gloria and relatives, ang Nibungko couple, si Gay Vasquez, ang akin pong seatmate sa bus, si Emma at Leo Garcia, si Luz at Hernand Clemente. Greetings and blessings din po sa mga pari na kasama natin sa pilgrimage. Ayan, sina Father Joy Tahonera, Father Joe Abs, Father Randy, Father Charlie, Venerable Father Dante Venus, SVD. Ayan. At sa diocese po ng Cubao, Father Steve Sabala, Father Bong Tupino. Ang traveling group po ng Light Community, sina Odette de Guzman, Susan Calalo, Dennis at Lori Cadiz, Jonah Ablasa, Debbie at Albert Strelia, Angie Machika. Binabati na rin po natin the rest of the Light Community. Sina Adora De Quito, ang ating pong San Pedro couple, no? Si Annalyn, si Jean De Guzman, si Delphine at May Geneta. Finally, but not the least, ang travel group po ng mag-inang Susan Limhoco at Ton Limhoco. Siyempre po, si Manny at Norski Garcia, Efren Enriquez, Jeg Enriquez, Tess Enriquez, Benji at Maan Lolim, and the whole family, Evelyn Marcelo, Rodora Obias, Michael at Mario Bonguy, Belen Behasa, and Cecilia Saavedra, at gayon din po si Philip at Cora Castor. Sa inyo pong lahat, isasama ko kayo sa ating prayer list ng mga virtual parishioners for the day. I will be praying for you for the day and also for the rest of our apostolate, no? Para po sa ating lahat, stay safe. Malapit na po ang Pasko. Pagpalain. Hallelujah. Hallelujah.